Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Attorney Marwil Llasos. Sa ngalan po ni Father Abby Arganyosa, tayo po ay magkakasamang muli sa araw na ito dito sa inyong paboritong programa sa TV Maria, ang Know the Truth. At napaka-importante po ang araw na ito para sa atin sapagkat isa pong napaka-espesyal na tao ang ating makakapanaya. Makakasama po natin sa loob ng 30 minuto isang dating pastor ng Protestante, si Pastor Noe Dora. Sa ating lahat na tagapanood, magandang araw po, Attorney Marwil, sa lahat, magandang araw. I learned, Brother Noe, you are from Cebu. Yes po, Attorney. Batiin po natin ang ating mga gigugma na mga igsuon diha sa Cebu. Mga taga-Cebu, maayong adlaw sa atong tanan din ha. Ani ako kaon din hi sa TV Maria, kauban sa atuang igsuon, Attorney Marwil, nining programa nga Know the Truth. Aron na akong ipadayag ang kasaysayan sa akong kinabuhi sa unsa ako nahibalik o na-convert sa Katolikong simbahan. Alam po ninyo mga minamahal, si Brother Noe, no, ay dating pastor ng Protestante. Anong sekta ng Protestante itong dati mong kinabibilangan? Ang sekta namin, mga kaigsunan o ating mga tagapanood, Brother Marwil, Presbyterian po. Mm-hmm. Oo, ngunit yung pagkatapos ng aking seminary na na-desisyonan ko magpatayo ng aking sariling grupo na approved rin sa Securities Exchange Commission. So from being a Protestant in background, automatically nagiging born again. Mm-hmm. Dahil yung mga Protestant pastor na hindi nagusto sa kanilang denomination, mag-register ng kanilang grupo, mm-hmm, automatically belongs, mm-hmm, to the born again movement. Mm-hmm. So, sa makatwi, dati po kayong Presbyterian, yes, ang inyong denomination, yes, na kinaaniban. At ikaw ay nagtatag ng sarili mong samahan. Yes po. Anong pangalan nitong organisasyon na iyong ipinatala sa Securities and Exchange Commission? Ang pangalan po, Pure Gospel of Jesus Christ, mm-hmm, International Ministries Incorporated. At ang theological background naman yan, from being Presbyterian, ngayon parang naging born again, yeah, Christian kayo. So ibig sabihin evangelical ang inyong naging... Hindi naman totally, dahil kung kayo ang nagtatag, if you belong to the born again movement, depende na yun sa iyo kung anong ituro mo, mm-hmm, anong doktrina mo, dahil, mm-hmm, ikaw naman ang may, mm-hmm, makapangyarihan dyan dahil kayo ang founder and, mm-hmm, president. So lumalabas dito, mga minamahal naming kababayan, na kung sino talaga yung nagtatag ng samahan, eh siya yung magbibigay ng aral, yes, o doktrina sa, yes, kanilang mga kaanib. Yes. At sa pagkakaalam ko, Brother Noe, 15 years kayong Protestant pastor. Yes po. Matagal rin, dahil very early in my life na pumasok sa seminary, sa ministry, dahil yung papa ko ay parang church planter noon, attorney, no? Mm-hmm. So dahil church planter po, palagi siyang pumunta sa iba't ibang mga, mm-hmm, mga area, mga provinces, pati na sa Mindanao, mm-hmm, nakapunta kami. So yung doon sa Mindanao, matagal kami doon, may mga panahon pa na yung papa ko na he goes with other, mm-hmm, denomination, no? Nasa Mindanao, galing sa Cebu, punta kami sa Mindanao, na yung ibang mga kapatid ko nagiging pastor rin sa Christian and Missionary Alliance, mm-hmm, no? So, ako naman na natili sa aming tradisyon, mm-hmm, bilang Presbyterian, mm-hmm, sa church. At alam po natin, mga minamahal na kababayan, si Brother Noe, o noon ay Pastor Noe, ay matatawag natin na cradle Protestant. Hindi po siya dating Katoliko na nagprotestante, kundi ipinanganak siyang, yes, Protestante ng isang pamilyang Protestante. At sabi nga niya kanina, mga kapatid niya mismo, nagpastor din. Yes. At saka yung pinaka importante na nakita ko dyan sa family namin, attorney, yung papa ko, dahil magaling makipagdibati. Mm-hmm. Oo, gusto, mm-hmm, niya yung debati. So, during his time, ang daming Katoliko na akay namin. Talagang parang Martin Luther pa lang dating ng iyong tatay. Oo, dahil yung papa ko, magaling rin makipagdibati, gusto niya yung debati, mm-hmm, para patunayan na mali rin talaga, mm-hmm, ang Katolikong simbahan. Mm-hmm. Oo, sa amin naman, yung papa ko na parang napaka-open, mm-hmm, basta para sa kanya, kung mayroon siyang madala na Katoliko,
bilang magiging Protestante, kahit na i-recommend niya sa ibang mga denomination, mm-hmm. kahit na Baptist pa, mm-hmm. okay lang sa kanya. Importante mm-hmm. na umalis din sa Katoliko, mm-hmm. dahil yung nasa isip ng Papa ko ang kaligtasan, kailangang mag-alis, umalis mm-hmm. sa simbahang Katoliko. At yun talaga yung itinataguyod na kaisipan ano, ng ating mga kapatid na Protestante, na tila baga yung Iglesia Katolika sa kanilang pananaw ay yung tinatawag sa Book of Revelation na the Whore of Babylon. Yes, yun. Na dapat iwan para tayo ay maaligtas. Yun ang inulit-ulit namin, attorney, mga tagapanood, no, sa programa natin, na inulit-ulit namin yan, kailangang iwan ang Katoliko mm. dahil yun ang Babylonia, yun dyan ang demonyo, mm. sa loob ng demonyo. At saka yung Papa ko naman naniniwala na ang taong magdadala ng 666 ay ang Santo Papa. Mm, tama, oo. Dahil narinig namin sa aming mga preachers noon na ito po ang dahilan na mayroong nakatakop doon sa mm. sa ano, sa ulo ng Santo Papa, para hindi makita yung 666. Mm-hmm, Pero ngayon, yung nag-research ako sa katotohanan, yung nagmisa yung obispo, ay inano ko kaagad, tinignan kung maayos yung ano, kung mayroon bang 666. Mm-hmm. Wala rin akong nakita, attorney, kahit na 111, wala. Oo, so makikita mo siguro pag tinanggal yung skull cap nung Zucchetto, nung obispo, ng Santo Papa, makikita mo uban, no? Kaya buhok. Alright. So, pero hindi natin magkakaila, Brother Noe, na in-idolize mo rin yung ama, sapagkat yes. talagang napakagaling na church planter para sa kabatiran ng ating tagapanood. Ang church planter ay siyang yung nagsisimula ng isang grupo sa isang lugar, at doon magtatayo sila ng isang branch ng isang sekta o denominasyon. At napakagaling ding debatista ng iyong ama. Masasabi mo ba na talagang ginusto mo na tularan o sundan ang yapak ng iyong ama? Yes po, attorney. Sa yun na yung nakita ko ang ano, kagalingan ng Papa ko, at saka yung example na ibinigay niya sa amin na mga anak, gusto ko yung sundan yung kaniyang mga apak, yung ano niya, yung kaniyang pagmamahal sa simbahan, no, yung paniniwala naming sinasabi naming katotohanan, gusto kong sundan ang kaniyang mga, lalong-lalo na paano siya mga tuwiran to the Catholic people para ma-convert sila. So ito na napaka sa buhay namin, na ang daming Katoliko na akay namin, attorney. Mm-hmm. Talaga naman, ano? So dahil siguro doon sa inyong pagpupunyagi na maalis sila sa simbahang Katolika, dahil sabi nyo nga, ito ay pinamumugaran ng demonyo, marami kayong naakay. At hindi po yon, mga kaibigan, masasabi nating biro-biro lamang, sapagkat alam naman natin ang kalibre ni Pastor Noe noon, na siya ay graduate ng hindi lamang pipitsuging Bible School, kundi siya ay graduate ng Asia Pacific Bible School sa Cebu. Pero alam mo ba, attorney, sa ating mga tagapanood, yung school namin na Asia Pacific nag-collapse na rin yun. Mm-hmm. Dahil yung sumunod sa akin, nagiging administrator ako, yung sumunod sa akin, na-convert rin. Naging Katoliko. Naging Katoliko. So, tingnan nyo nga yan. Nag-split-split yung seminary. Mm-hmm. Mayroong mga naiwan, pero mga maliliit na lang. And then, yung bangayan, doktrina rin. Doktrina. So, nag-split dahil sa doktrina. Mm-hmm. Mayroon pa rin akong isang Bible school na nag-stop rin dahil sa bangayan sa doktrina. Yun ang pag-uusapan natin maya-maya lamang, mga kapatid. At Brother Noe, pumunta tayo doon sa sinabi mo nga, nagsimula kang mag-aral, nagsimula kang mag-research tungkol sa pananampalatayang Katolika. Paano ito nagsimula? At pakipaliwanagan mo kami kung anong nag-udyok sa'yo upang tingnan itong aral ng Iglesia Katolika para iyong unawain. Ang first teaching ng Catholic Church na nag-attract sa akin, itong si Mama Mary. Mm-hmm. Dahil nakita ko, mga taga panood, na ito na lang ang simbahan na nagprotekta sa credibility sa ina ng ating talapagligtas. Mm-hmm. I discovered, as a founder of Pure Gospel of Jesus Christ International Ministries Incorporated, I discovered na ang lahat na mga born again Christian, we are ignoring about the truth of the Blessed Virgin Mary. Because doctrine namin, Christ alone. Mm-hmm. Pero yung realization ko, na-realize ko na yung pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi magiging kumplito kung hindi mamahalin pati ang kanina. Mm-hmm. So doon yung entry point, mga tagapanood,
na I open my heart to the Catholic Church. How wonderful is this church? Because this is the church I know na si Mama Mary mayroong place sa simbahan. Mm-hmm. There's a place. But in our churches, Mama Mary is out of place. Mm-hmm. And of course, si Pastor Noe bilang isang pastor, mapapatunayan niya na sa loob ng kanilang mga grupo ng Protestante, bibihira kung meron mang pagkakataon talaga na banggitin sa kanilang pangangaral ang Mahal na Birheng Maria. Yes po. Karamihan rin, 90%. Mayroon naman mga Protestant ngayon na they are learning, deepening about the Blessed Virgin Mary, pero 90% wala pa. Mababaw pa ang kanilang knowledge about the Mother of God. At hindi lamang mababaw ang kanilang kaalaman tungkol sa Mahal na Birheng Maria na itinuturo ng banal na kasulatan at ng banal na tradisyon ng simbahan, kundi makikita natin, mararamdaman natin na meron silang pagkamuhi o pagkagalit sa ina ng ating Panginoon. Yung sinabi mo, Atty., na mayroong pagkagalit, experience ko yun sa 15 years ng pastorate ko, na yung naisip ko, bakit ba galit ako kay Mama Mary? Na yung mga panahon na yun, mga brothers and sisters, inisip ko, hinanapan ko kung anong dahilan, ano bang kasalanan na nagawa ni Mama Mary sa akin, bakit galit was akin ko to the point na yung isang Katoliko ko makonvert na namin, makonvert ko na, winasa ko yung mga sin, mga images of the sin, mga repulto. At saka, yung pinakaulahin namang wasakin ko si Mama Mary. Dahil parang nasa isip ko na iina ito ng Panginoon. So siya ang pinakaulahi. Baka pinakahuli. Pinakahuli, no? Baka sisipain tayo ng Panginoon, di ba? So napakaganda nung realization mo. So una talaga pala sa mga doctrinal challenges na hinarap mo ay yung issue tungkol sa ina ng Panginoon. At ano yung na-find out mo? Ano yung natagpuan mo sa iyong pagninilay, sa iyong pag-aaral? Paano ka ngayon nayakag na yakapin ang Santa Iglesia Katolika? Itong nakita ko, mga attorney, na ang ganda pala sa turo ng Simbahang Katolika. Noong na-realize ko lahat, I start my journey through research personally. And then hanggang dumating ng from year 2000, umabot rin ng 2007, tinanggap ko yung katotohanan, nagpabiniyag, I was baptized in Cebu and confirmed by Bishop Silito Cortes during that time. He was auxiliary bishop in Cebu. So yung naintindihan ko yun, hindi ako nag-ano sa ano ko sa, I'm the founder, no? Sinurinder ko lahat sa Panginoon na Lord, itong katotohanan. So tinanggap ko, ngayon, noon masaya pa rin. Masaya ako dahil preacher eh. Pero ngayon, mas masaya pa rin dahil hindi ko na inaway ang ina ng Panginoon. Napakaganda pong realization yan, Brother Noe. At sa iyong personal life bilang isang Kristiyano, bilang Katoliko na nga ngayon, paano nakatulong in the deepening of your faith ang Mahal na Birhen? At paano mo masasabi na mas naging malapit ka sa Panginoong Jesus? Naintindihan ko, Atty. Marwil, at sa ating mga tagapanood na ang pinaka-right person na magturo sa real Jesus ang kanyang ina. Hindi sino man, hindi ako dahil pastor ako. Mas ako ang makagaranti na ito ang real Jesus. Ang makagaranti na ito talaga ang real Jesus, ang kanyang ina. That's so true. Ngayon parang akong superman noon na I refuse to recognize the part of the mother sa kanyang gawain, no, bilang isang ina sa simbahan. No, I refuse to recognize, parang ako ang Superman, na ako ang makaturo sino ang real Jesus. But when I realize na sinong makaturo, hindi ako kundi ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Babalikan natin itong mga learnings mo, Brother Noe. No? Gusto ko lang malaman, after you converted to the Catholic Church, as you said, you were baptized by Bishop Joselito Cortes, now Bishop of Dumaguete City, no? And before, Auxiliary Bishop of Cebu. Ano yung ginawa mo nung Katoliko ka na? Dahil dati kang pastor, napakahirap, no? Na mangibang bako. So, I experienced suffering and persecution almost 2 years, Atty., no? From 2007 to 2009, dahil bigla yung nakatop yung mga support ko, dahil
yung sa isip ng aking mga benefactor. Nagiging demonyo na ako. Mm. Sumama na ako sa mga demonyo, sa mga obispo at sa mga pare. No? Oh? So, ang nangyari sa akin, there was persecution. Ang persecution na pinakamabigat, yung persecution sa aking sariling pamilya. Nagalit sa akin. No? So, I move out from my church premises to avoid trouble. Dahil, yung mga kapatid ko, parang inano nila yung mga members ko na kailangan itakwil na, no, paalisin. So ako naman, to avoid trouble, umalis. So tumira sa isang bahay kubo, naranasan ko yung ano, yung kahirapan. Doon ako natuto sa pag-pray ng rosary and the chaplet of the Divine Mercy. Ang ganda pala, pag nandyan kayo sa kahirapan, na you pray the rosary together with the Mother of the Lord. That's very good. It's very good. Then doon I discovered na ang rosary para ay napaka-biblical. The foundation of the Holy Rosary, from the joyful to glorious, is founded on the written word of God. Ang problema ko lang noon, bilang isang born again, bilang pastor, kinundim ko yung rosary Rosario. Without learning it properly. Kinundim ko na paulit-ulit, na-discover ko na ang Panginoon pala, nag-pray siya ng paulit-ulit. Sa Matthew chapter 26 verse 44, ang sabi ng Biblia, Jesus prayed again the third time, saying the same words. So, paulit-ulit pala. So, akong nakukumukundim sa Katoliko na paulit-ulit. Yung nabasa ko na pati na ang Panginoon, paulit-ulit niya sinalita yung mga word niya sa prayer niya in Gethsemane. Doon ako parang nahiya. Dahil yung pag-atake ko sa Katoliko, ayon sa aking katwiran na hindi biblical yung rosaryo, ang dahilan, dahil I'm ignorant, no? I never study properly about the biblical foundation of the Holy Rosary. Doon ko naintindihan na ang rosary para is all about the life of Jesus. Right. From His conception to His assumption into heaven. Totoo yun, Brother Noe, sapagkat ang Santo Rosario talaga ay nagpapakita ng Paschal Ministry, the life, death, and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ from the perspective of the person who loves Him most. Amen. And that is the Blessed Virgin Mary. Punta tayo doon sa aspeto ng pinansyal, ano? Kasi hindi naman kaila sa ating mga kababayan na yung mga pastor ng Protestante, yun ang hanap buhay talaga nila, no? Yung preaching the Word of God sa kanilang kongregasyon, merong mga nagbibigay ng abuloy at may mga benefactor nga, kagaya ng nasabi kanina ni Brother Noe. Anong nangyari? Ang nangyari rin, yung na-cut off na lahat na support, no? I learned to na mag-gardening attorney, no? So, almost 2 years na naranasan ko yung tanim-tanim ng mga gulay, panglad, ganyan, no? Binta-binta sa market, ganyan. Pero napakasarap naman yung naranasan ko dahil sa katotohanan. Naranasan ko ito. When I was a pastor, hindi rin, mayroong kahirapan, pero hindi tulad sa karanasan nangyari sa akin, yung I accept the truth about the Catholic Church. Pero Pastor, Brother Noe, alam mo naman na ang training mo ay seminary. Talagang nag-aral ka maging pastor. Nung ikaw ay nag-convert, nagtanim ka na lang. So talagang mahirap yung pinagdaanan mo, ika nga. Pero ang tanong ko sa iyo, was there ever a time na nagsisi ka, no, sa yung choice na maging Katoliko, from a pastor to a Catholic, at naranasan mo yung hirap? Ang sagot ko, attorney, wala rin. Dahil for 5 years long, yung research ko, more than 5 years, looking for the church founded by the Lord. So yung nag-desisyon ako na magpabaptize at saka magpa-confirm sa Katolikong simbahan, pinaghandaan ko na yon. Na pwede mangyari ang mga kahirapan sa buhay ko dahil sa pagtanggap ko sa katotohanan. Ako naman, founder, at saka marami na akong benefactor na nagiging koneksyon sa buhay ko. Ngayon, mag-umpisa na naman ako. No? So, tinanggap ko yon, yung mga kahirapan. At saka, ito ang pinakamalaking purpose dahil may purpose talaga ang Panginoon. Dahil sa mga ano ko, kasama kong mga pastor, lalong-lalo na sa mga classmate ko, kapatid, ang isip nila, binayaran ako sa Katoliko million para pumanig sa Katoliko. So, yun namang 2 years of suffering, attorney, at saka sa ating tagapanood, yung mga pastor na inaakay ko na pabalik sa Katoliko, dinala ko doon sa tinirahan ko para makita nila na tanim-tanim nila ako ng tangad sa mga gulay.
para ma-change yung dahil pag magdebatehan kami na hindi ako binayaran, pwede magtagal yung discussion namin. Ang mabuti ipinakita nila ang sitwasyon. So yung nakita sa mga pastor, lalong ang mga pastor na touch yung puso nila, dumami ang mga pastor na gustong magbalik sa simbahang Katoliko dahil nakita nila na hindi dahil sa binabayaran ng pira, kundi dahil kung anong totoo na na-realize ko in my research about the truth of the Catholic Church. Kung si Pastor Noe Dora ho ay founder ng isang samahan ng relihiyon noon, nung siya po ay nag-convert sa Catholic Church, siya po ay head na ngayon ng tinatawag na Community of the Converted Pastors to the Roman Catholic Church in the Philippines. Can you tell us something about this group? So this group unti-unting nag dumami yung ang pamilya ko by the grace of God attorney at sa ating tagapanood after 2 years parang binigyan ako ng gift sa Panginoon na yung parent ko na 40 years debater naintindihan niya yung katotohanan at he decided my papa and my mama to be baptized in the Catholic Church. Wow, yung tatay mo na ina-idolize mo dahil church planter, napakadaling magdebate by the grace of God. Ngayon Katoliko na rin. At saka sumama pa rin pito kami, yung apat na kung kapatid pati ang kanilang pamilya, dalawang pastura, mga anak at saka yung dalawa kong kapatid na isang lalaki na deacon rin sa aming simbahan noon. Na, at saka isang babae na diakonisa rin, sumama, silang lahat ngayon ay nabaptized na confirm in the Catholic Church. Amen. Amen. So patuloy yung pag-akay namin sa mga kapatid ko, ngayon, yung papa ko, isang Katoliko na, at saka siya na rin, depende na rin siya sa simbahang Katoliko. Wow. Anong pangalan ng father mo? Basilio Dura po. Magaling sa debate, napakaganda mga tuwiran. Ngayon, ang kaniyang kagalingan, ginamit na siya na niya para ipaglaban ang inang simbahan na sa aming paniniwala, ito ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Napakaganda po ng testimonya ng ating kapatid na Noe Dora na talaga naman buong pamilya ho, grand slam, no? Kung matatawag natin na bumalik loob sa ating inang simbahan. And from that time, attorney, bigay-bigay kami ng mga testimony, unti-unting dumami ang mga pastor na bumalik. So ngayon, umabot na kami ng more than 100, no? 100 pastors. Sa record namin, umabot kami ng 136 pastors. So paikot-ikot ako sa buong Pilipinas, no? Para dalawin, encourage sila na ipagpatuloy ang journey nila ng conversion. So mayroon na kami mga born again, Baptist, mga evangelical, iba't iba mga denomination, Jehovah's Witness, na bumalik na rin sa simbahang Katoliko. May mga members na rin ng Iglesia ni Cristo, mga na bumalik, no, sa simbahang Katoliko dahil sa mga testimony sa mga pastor sa bumalik na sa simbahang Katoliko. So ito ngayon nagiging community of converted pastors to the Roman Catholic Church in the Philippines. Temporarily I'm leading them, but it's not very yung leadership namin, mayroon kami organization just to see to it na support in every diocese mayroong presence ng mga converted. At saka kung mayroong nahirapan, matulung-tulungan naman namin. Parang lumalabas dito mga kapatid, no, na ito ang Philippine version ng Journey Home na merong sa Amerika. Kasi nga naman kailangan po ng support group itong mga converts natin, mga pastor ng ibang denominasyon na ngayon Katoliko na, sapagkat kailangan po natin na ipakita sa kanilang ating pagmamahal, na bukas ang ating mga puso, bukas ang ating mga palad upang sila'y patuloy na tulungan sa kanilang paglalakbay sa buhay ng pananampalataya. Amen. So yun talaga, attorney, nagpasalamat rin ako na inibitahan dito para ako naman ito is great privilege na ma-share itong ministry natin na by the grace of God, dumami at saka marami pang mga pastor na gustong-gustong uuwi. Pero mayroon kami tinatawag na module, doctrination, 30 doctrine na ituro namin yung sa mga convert, paano namin yun na-realize sa mga gustong pumasok. Then pag okay na, dalhin na namin para sa baptism confirmation. Parang sa Amerika, yung Rite of Christian Initiation for Adults. With cooperation of the diocese and the parish. Of course, of course. Ayan ho, napakaganda po ng ating panayam kay Brother Noe Dora ngayong araw na ito.
Brother Noe, sa ating pagtatapos sa isang episode na ito, at alam naman natin ito po ang una pa lamang sa ating pagtatampok ng ganitong uri ng panayam. Ano ang maibibigay mong mensahe sa ating mga tagapanood dito sa Know the Truth? Ang mensahe ko lang tulad sa amin na ipagpatuloy natin itong evangelization, no? Sa mga convert pastor ngayon na nanonood sa buong Pilipinas, ipagpatuloy natin ang journey ng ating conversion. At saka ang verse kong gustong iwan ay ang nakasulat doon sa Judas chapter 1 verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So, sa akin, sa mga convert ngayon na nanonood, at sa lahat ng mga Katoliko, ipaglaban natin in a gentle way, no, ang ating pananampalataya para mas marami pa ang uuwi sa inang simbahan. At talaga naman po na napaka-inspiring ng ating episode sa araw na ito. Talaga naman po ang katotohanan ay sadyang maganda, sadyang kahali-halina at sadyang makapangyarihan. At ito po ang natagpuan ni Brother Noe Dora, na isang dating pastor na Protestante at ngayon po ay nagtataguyod na ng tunay na pananampalataya sa loob ng Iglesia Katolika. Ito po si Attorney Marwil Llasos na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang tunay na nagpapalaya sa atin.